Mga kapuso, sa panahon ng tag-ulan, isa ang usaping pangkalusugan sa mga dapat nating paghandaan. At kaugnay niyan, katuwang natin ang Kagawaran ng Kalusugan o DOH. Para talakayin, makasama natin ang Disease Prevention and Control Section Head ng DOH Center for Health Development Region 1, si Dr. Ruel Bobis. Dr. Bobis, magandang hapon po sa inyo. Pamilyar tayo sa mga wild diseases kapag tag-ulan. Meron po bang bago sa wild diseases na minomonitor natin? Actually, sir, no, itong mga wild diseases, ito po yung mga historically diseases na tumataas kapag dumarating po, no, yung panahon ng tag-ulan. So, apat po itong diseases, okay. No, waterborne diseases, influenza, leptospirosis, at dengue. Okay, familiar tayo sa wild diseases. Pero ano ba yung mga anti-wild diseases medicine or equipment na dapat paghandaan natin at yung mismo mga households ay dapat meron din? Unang-una po, no, para doon sa ating influenza-like illness, kailangan natin ng bakuna. So, pinopromote po, no, ng Department of Health yung pagbabakuna natin, especially po, no, sa influenza vaccine. So, ito po, no, ay nakakapagbigay ng protection against influenza and different kind po, no, ng influenza-like illnesses. Unahin natin yung bakuna. Nabanggit niyo po, sapat ba yung bakuna natin at yung effectiveness nito? Meron po tayong supply ng influenza vaccine. Ngayon po, dahil ang ating priority, no, ay yung ating mga senior citizen, sila po yung binibigyan natin ng libreng bakuna against influenza. Doc, yearly sabi nyo ay may mga pagtaas po, no, gradually, no, mga cases natin, specifically wild diseases. So, sakali po naman na tumaas po ngayong taon, lumobo po, no, ano ang ginagawang paghahanda ng mga, especially mga rural health centers natin? Kasi may mga report tayo minsan na walang bakuna o walang sapat na gamot. Yan po ba ay na-address na ng DOH? Yes, sir, no. Actually, yung ating pagbabakuna, sinimulan po natin yan long before, no, na magkaroon tayo ng pag-ulan. So, nagbabakuna na po tayo ng influenza doon po sa ating mga vulnerable population. Patungkol naman po sa dengue at leptospirosis, maging yung ating waterborne diseases, nakahanda na po yung ating mga ospital, yung ating mga rural health center para tumanggap po, no, ng mga pasyente. Siguro, mensahe na lamang po, no, sa publiko, para po paghandaan natin itong tag-ulan. Ang aming pong paalala para sa ating mga kababayan, unang-una, tangkilikin po natin ang pagbabakuna. Kung hindi pa po kayo nakakakuha ng inyong vaccine, pumunta po sa inyong mga RHU at CHO para magtanong po, no, ng schedule ng pagbabakuna. Pangalawa, panatilihin po natin ang kalinisan ng ating kabahayan para po makaiwas tayo sa dengue at leptospirosis. At lagi po nating titiyakin na ligtas po ang sources ng iinumin nating tubig at ligtas po, no, ang pagkaagawa ng ating mga pagkain upang makaiwas po tayo sa food and waterborne diseases. Mga kapuso, nakasama po natin si Dr. Ruel Bobis mula sa CHD Region 1. Maraming salamat, Doc. Thank you so much.